talagang dilim, kailan ba liliwanag ang langit? Di na makilala ang sariling lupa, bansang naghahanap ng sariling bait. Sino ang magdadala sa lupang hinirang? Meron pa bang lider na tapat at totoo? Meron pa bang pag-asa ang bayang nag-aasa? Maging bagot pusilak, matayog ang puso. Nakalimang eleksyon ako ng presidente. Maniwala ka, kahit sino pang nasa Malacanang, paghiga ko sa gabi, amoy basura pa rin nakatabi ko. Mahirap ako noon, mas mahirap ako ngayon. Kanang mga politika sa Manila, huwag mo naman sa'yo dugong sa'yo problema sa among probinsya. Wala naman mapagpilihan eh. Of the two frontrunners, worse naman if the actor wins, diba? Siguro I'll vote for the other one na lang, even if I'm not that big a fan. May pag-asa pa ang bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, bawat batay nag-aaral, bawat pamilya may bahay, bawat bahay may hanap buhay. Sa bagong Pilipinas, bawat isa'y may karangalan, bawal ang katiwalian, ekonomiya ay masigla. Huwag nang lumayo pa sa ibang bansa, kaya nating baguhin ang lupang kinagisna. Sa bagong Pilipinas, isa lang, isa lang ang pag-asa ng bagong Pilipinas. May isang salita ang prinsipyo. Dalawang araw na lang, boboto na tayo. Ewan ko kung nararamdaman din ninyo, pero parang iba itong halalan na ito. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang ganito karami ang mga botanteng hanggang ngayon, hindi pa sigurado kung sino ang kanilang pipiliin. Ayon sa mga survey, 11% ng botante ang undecided at 20% ang maaari pang magbago ng isip. Dahil kaya
mas malaki ang nakataya sa halalang ito. Isipin nyo, kung tayo ililipat sa parliamentary form of government, mahigit pa sa 6 na taong nakaupo ang mananalong presidente. Medyo nakakatakot, di ba? Takot ako, anak. Takot ako. Habang ika'y natututo, dumaraming takot sa'yo. Natatakot makita mo, malaman mo ang totoo. Takot ako, anak. Takot ako. Mas nais kong di mo alam ano-anong mga agham. Mas nais kong nakapiring mga matay na hihimbing. Takot ako, anak. Takot ako. Mga tanong sa isipan, di titigil masagot man. Liwanag na natatakpan, lahat-lahat ay bubuksan. Mas nais kong walang alam, mas nais kong ika'y mangmang. Mas nais huwag nang lumayo, dito ka lang sa aking puso. Takot ako, anak, takot ako. Habang ika'y natututo, dumaraming galit sa'yo. Dumaraming nagnanais, ika'y pugutan ng ulo. Habang ika'y dumudunong, habang ika'y nagtatanong, dumaraming bumubulong, ang taong niya'y peligroso. Tiyak iya'y manggugulo, dapat pugutan ng ulo. Takot ako, anak, takot ako. Habang ika'y natututo, lumalayo sa piling ko. Habang ika'y natututo, lumalaki ang takot ko. Takot ako, anak. Takot ako, anak. Takot ako, anak. Takot ako. Maski nga sa mga survey, lalong nakakalito. According to our latest survey, with a significant at 95% level of confidence, FPJ leads the race by a margin of 10.5%. But according to our survey, GMA is leading by 8% at a plus or minus 2% margin of error. Baka dapat nyo check a method nyo. Excuse me, we have a respondent base of 3,000 nationwide. 3,000? Ang sa amin, 4,000. And sampling nyo. Time out. According to our survey, wala namang pakialam ang mga botante sa resulta ng mga survey. Paano ka ba naman magdidesisyon? Pati sa vice-presidente at senador, mahirap pumili. Pati yun dapat nananahimik, nandiyan na naman, paiyak-iyak pa. Pati yung mga patay, ginagamit. Kaya sa Alyansa ng Pag-asa, walang trapo sa lineup. Yeah, kami South Border, nagatumi na ang kabataan, ang mga bata, maunay pag-asa sa atong nasun. Matrinsipyo na siya ng tao pag masaligan sa mga siya. Mudaog si Rocco dahil ako siyang iboto. Manggagana si Rocco, tayo buboto ko. Mangabak ni Rocco, tayo sunad ni ibotos ko. Mudaog si Rocco, kay ako iboto! Because our country needs to be led by an intelligent man. We've had enough of the trapos and fake idols. And for me, Rocco is the only one who can run the country well. I'm going to vote for Rocco because I'm thinking of my children's future. He's the most honest, sincere, and most qualified of all the presidentials. Napatunayan na niya na susuportahan niya ang pagiging malikhain ng mga Pilipino. Ang kailangan ng ating bansa ay isang mapagkalingang pangulo, may dignidad. Nakikita ko sa kanya ang parang fresh approach sa pagpapatambo ng bayan. Meron siyang integridad. Makakatulog ako ng mahimbing sa gabi sapagkat alam ko na ang aking bansa ay nasa kamay ng isang mahusay na pangulo. Si Rocco.
Hindi rin nakakatulong ang dami ng mga taong may opinyon sa eleksyon. Ayaw ko sa kandidato mo, may sakit. At least, hindi naman sa ulo. Ayun sa'yo, malala na ang tukto. Ay, ayoko niyan, mukhang suplado. Sipin rin natin kung sino magiging first lady, no? Siguro, higit sa ating mga kasama at kaibigan, kailangan natin pakinggan ang ating konsyensya. Sa tulong ng konting dasal, isipin natin mabuti ang mga totoong dapat batayan para sa mga opisyal na pampubliko.
ikaw ang bawat puso. Makaahon sa dalita, anong lipunan itong lumilikha ng mga batang lugmok sa hirap? Anong lipunan itong kumikitil sa buhay ng pasling? Sama-samang lilikhain isang bansang mapagkalinga. Sama-sama kukupkupin mga supling ng bayan. Isang lipunang malaya, isang lipunang bantay-bantay. Iboboto ko si Rocco sapagkat nararamdaman niya ang sakit at paghihirap ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa aming mga kabataan. Sa kanyang programang Libreng Edukasyon at Hanap Buhay sa Bawat Tahanan, nagkaroon kaming pag-asang mga kabataan na iahon ang aming buhay at iangat sa kahirapan ng aming mga pamilya. Mula sa utos ng dayuhan, isang bansa na nagsusulong ng hustisya at katarungan, bawat lumilikha'y nakikinabang sa yamang kanyang likha. Umiiral ang kapayapaan, makataong kaunlaran. Sama-samang lilikhain isang bansang mapagkalinga. Sama-samang kukupkupin mga supling ng bayan. Isang lipunang malaya, isang lipunang bantay-bantay. Sama-sama, sama-sama, ikaw at ako, iisa ang ating layunin, iisa ang pangarap. Sama-sama, sama-sama, ikaw at ako, iisa ang ating si Rocco ay tapat, handa at totoo. Sa boto ko, mananalo si Rocco. Si Rocco ang pangulo ko. Ah, may ibabat-bat naman pala eh. Jute pa, motoo na ako. Ang tatay ko'y magsasaka, grade 3 lamang ang natapos. Ang nanay ko'y public school teacher. Sa kanila ko natutunan, mahalaga ang edukasyon. Kaya nung ako'y nasa Department of Education, libreng edukasyon ang ipinatupad natin. Dati, 15 million textbooks lamang ang pinamimigay, na ipamigay natin 44 million textbooks, wala naman dagdag sa budget. Libreng edukasyon, ito ang unang hakbang sa disenteng buhay. Sugod sa bagong Pilipinas! Itinatanong nila kung may pag-asa ba si Rocco. Para mo nang itinanong kung may pag-asa ang Pilipinas, nasa sa inyo. Kung itutuloy ang masamang pamamahala sa gobyerno upang makaiwas lamang sa walang kamuang-muang sa pamamahala sa gobyerno, saan pupulutin ang Pilipinas? May pag-asa pa ang bagong Pilipinas. Umabot sa akin ang iyak ng isang bata. Wala na si Rocco. Sino nang magpapaaral sa akin? Kaya ako bumalik para sa libreng edukasyon. Ang ating mga manggagawa kahit may nararamdaman, kumakayod, isang kahig, isang tuka. Kaya ako bumalik para sa kalusugan ng ating bayan. Inaalay ko sa inyo ang araw-araw na paglilingkod. Hindi lulustayin sa pagnanakaw o sa paglilinlang. Bayan ko, kayo ang humatol. Una kong nakilala si Raul Rocco nang maging producer siya ng Tinimbangkang Ngunit Kulang na idinirehe ni Lino Broca. At naitanong ko sa sarili ko, sino ba siya na naglakas loob na mag-produce ng isang makabuluhang pelikula? At unti-unti ko siyang nakilala. Aside from being a top-notch lawyer, he's a songwriter and a poet na naniniwala na ang sining at kultura ay mahalaga sa puso at diwa ng isang bayan. Ang kanyang vision para sa Pilipinas
a creative people and a self-reliant nation under God. At nakikita ito sa Agenda of Hope ng Alyansa ng Pag-asa. A vote for Rocco is a vote for our children. Harap niyo ba ang magsasalba sa nalulubog na bansa? May pag-asa pa. Kahit dami nating problema, sad-sad ang ekonomiya. Huwag panakaw ang bukas, may pag-asa pa. Kay Raul Rocco, ang pag-asa. The women have found their champion. That is why Raul Rocco is the honorary woman. Ayan, sanghinang kahirapan ay katiwalian, hadlang sa kinabukasan. Upsampok ang kurakot kay Rocco. Upsampok ang kurakot kay Rocco. Upsampok ang kurakot kay Rocco. The mothers see in Rocco all the values they wish their children will have. Honesty, diligence, hard work, belief in God. Paano na ang kabataan? Kulang ang pinag-aralan. Huwag panakaw ang bukas, may pag-asa pa. Kay Raul Rocco, aming pag-asa. Kay Raul Rocco, pag-asa ng ating bayan. Edukasyon ang solusyon, pagkakataon sa disenteng buhay. Wow, libre ang pag-aral kay Rocco. Wow, libre ang pag-aral kay Rocco. Wow, libre ang pag-aral kay Rocco. Katiwalian, hadlang sa kinabukasan. Upsapok ang kurakot kay Rocco. Upsapok ang kurakot kay Rocco. Wow, libre ang pag-aral kay Rocco. Wow, libre ang pag-aral kay Rocco. Upsapok ang kurakot. Raul Rocco will make us all proud to be Filipinos again. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. To right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell
for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable. Covered with scars, still strong with his last ounce of courage to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. Wala nang ibang politiko ngayon na idealist, kundi si Raul Roco lamang. Naniniwala akong mahal ni Raul Roco ng Pilipinas. Si Senador Roco ay pinaka-qualified na kandidato. Ang machiner ko ni Senator Roco ay tao. Lokasyon ang kinabukasan ng bayan natin. Iwasan namin yung pagiging trap. He's not a traditional politician. And of course, he rocks. Panalo si Roco kasi iboboto ko! 30% ang sa'yo. Okay. Paguhin natin ang eksena. Sa bagong Pilipinas, bawal ang kurakot. Public bidding, public talaga. Walang under the table. Sa bawat kurakot, nawawalan kayo ng pabahay. Namamatay ang ilaw, natutuyo ang tubig. Umiikli ang kalsada. Sa bawat kurakot, wala tayong pambayad sa utang. Kung walang kurakot, masigla ang ekonomiya. Sugod sa bagong Pilipinas. Sa siyam na kapatid, lumaking hikahos. Kumayod ang tatay na grade 3 lang ang natapos. At guro sa public school ang nanay na inspirasyon na dapat lahat ay lumaking may edukasyon. Dahil may